So yun mga kabangkada, no? Alauna na ng madaling araw. Oh, yan, no? 1:27. At nagaya ako na bumiyahe. Hindi nila alam kung saan pupunta. Pero, di ba magpi-Philippine Loop tayo? Paghahanda natin to sa ating Philippine Loop. Tinawagan ko si Chris, sabi ko, alis tayo, ora-orada. Pati si Pokmaro, matutulog na. Tapos sabi ko, hindi pwede na hindi ka kasama. Kaya ngayon dadaanan natin siya sa bahay si Pokmaro. Tapos ang aking asawa, ayan. Hindi ko alam kung ano eh. Hindi ko alam kung nagagalit o naiinis o ano. Ora-orada daw yung alis natin. Wala na kung saan kami makarating. Pero ano, ang kagandahan naman mga kabangkada, kasi lagi naman tayong nakahanda eh. Lagi naman nakahanda si Beyo kapag pagkagaling natin sa kapitas, pagbalik natin sa bahay. Mami, bye-bye. Love you. Tulog na yung mga bata, kaya din ako napagpaalam. So yan, yung gate. Hoy Chris! Chris! Ano? Ba't parang tutulog ka na? Hindi na po kasi magaya. Pagkain ako, i-check na ba yan? Wala ka na lang ng madaling araw, hay. Okay lang yun. Alam mo saan tayo pupunta? Saan ba tayo magpupunta? Sa Bicol. Bicol ang puta ng oras. Lakas ang amas mo. Oo nga, bahala ka dyan. Mapatayin mo na yan. Hay, puto. Bicol nga! Hindi nga legit. Hindi, magpipilipin loob na tayo ngayon. Ha? Oo. Bahala ka. Bye-bye, mami. Tara, susunduin natin si Pok. Chris, okay ka lang dyan? Alam mo sabi ni ano ni Kuya Pok mo, sabi, ang lakas niya kada ng trip mo, Jack. Lakas daw ng chick ng trip natin mga kabangkada. So yung mga kabangkada, yung bahay ni Pok Maro, sa labas lang nung ano namin ng subdivision. Siguro mga 1 kilometer lang sa bahay, tapos ito. Ito na yung highway. Ayan. Tapos yun, dyan lang yung bahay nila, Pok Maro. Kaya ano, malagi siya sa bahay eh, pagka isang tawag ko lang. Tapos yan, dito na yung kilapok. Pagtawid ng highway, ayan. Ok, ayun yung ano, CRB ni Pok. Tapos ito yung mga paupahan to ni Pokmar. Yan yung hanap buhay niya ngayon. Chris, siguro ano, magpapaalam pa yung kay, ano, kay Ate Michelle mo. Tindi nung ano eh. Tindi nung kami, sabi eh. Umaga lang ano. Sumisenyo, sumisenyo. Senyo sa senyo. Ayan, siguro. Siguro ina. Siguro ayaw payagan. Tawagan, tawagan ko ba naman mga kabangkada na alas 12 eh. Sabi ko, alis tayo. Ano alis tayo? Alis tayo, alauna. Hindi nga, oo ka, alis tayo, alauna. Ito din si Chris eh. Bumiyahe ka mula Marilao? Oo. Alas ka umalis doon nung ano? Mga 10:30? Saan tayo? Ako pa naman, kaladgarin akong tao eh. Kaladgarin ka ba? Oo. Kahit saan mo ako dali, sasama ako. Di ba sabi ko mga kabangkada nung last vlog, sabi ko kung gusto kong mag ano, Quezon Loop. Ngayon, hindi ko alam kung Quezon, magpunta tayo ng Quezon or punta na tayo ng Bicol. Kasi namimiss ko na rin yung biyanan ko eh. Ayan si Pok Maro. So Pok Maro is in the house. Ano to? Biglaan? Alam mo saan tayo pupunta? Saan? Ha? Mga na sabihin, habang umaandar tayo. Mag-isip ka. Quezon o Bicol? Hindi mo alam ano. Quezon? Bicol. Bicol? Oo. Totoo? Kaya mo? Hindi nga. Lock mo na yung pinto, bakit mo bayan? Lock mo na yung pinto. Ano? Bicol? Oo, Bicol na tayo. Ngayon na? Oo, ngayon na mismo. O tara, bahala. Seryoso? Seryoso. Ito baka mamaya magbago pa isip mo eh. Paandarin mo na yan. Oo, paandarin ko na. Pagiging tayong dalawa lang. Gulat ka ano? Hindi nga. Oo nga. Bicol tayo. So ngayon guys, tapos na tayong kumain sa Litas. Ayun. Alas 12 na lang umaga. Tayo ay magpapatuloy na sa biyahe natin papuntang ano po? Bicol. Uragon. pagka biglaan, natutuloy. Natutuloy. Wala siyang kataano eh, wala siyang kumbaga, siyang katakas-takas mga kabangkada, tinawagan ko eh. Nauuwi siya kagad. Ang plano, kung saan tayo abutin ng gutom, doon tayo magluto sa tabi-tabi.
marami naman tayong ginawang baon dito sa Litas para ano, kasi hindi naman tayo na malingke para kung saan tayo abutan ng gutom, yun nga paghinto, no? Sa pag... eh wala pala akong dalang bigas, ha? So ayan mga kamadgalo, tara biyahe tayo papuntang Bicol. So yun guys, alas 4 na ng umaga at nandito tayo ngayon sa Amam Plaza, dito sa may Caltex, sa may, alam ko Santa Rosa, Laguna to eh. Kasi magkakape muna tayo para pantanggal ng antok. Ano? Pagkakape. Magtatlo ba yan? Oo, oh, marami yan. Ayun, kumukulo na ang ating tubig. Pok, sarap na ito pok. Purong-puro to. Itim na itim mo. Sheesh! Magpipicture lang. Napakatagal mo na may setup yan. Dal. Eh, puro. Sarap. Pagtitimpla ba natin 'yan? Wag natin pagtimpla. Tubig ba ng baterya diyan? Ha? Tubig ng baterya. Tubig ng baterya. Tubig ang bito, pwede na kay Chris. Pwede ba nating timplayin yun? Oo, oh, pwede yun. Hanggang tatlo yun. Aha. Tara, biyahin tayo. Biyahin na ulit tayo. Mag-alas 5 na. Atayin mo na to, Chris. Dito na tayo sa ano? San Pablo City? San Pablo City! Yung mga ganun. Ayan. Ayan. So, yun mga kabangkada. Good morning! Pangatlong release na nadaanan natin ngayon. Andito na tayo sa ano? Candelaria, no? Candelaria. Ng umaga at dito tayo mag stopover dito sa ano, sa may Atimonan, sa gilid ng dagat. Tol, best friend. Ay, natok na ako. Natok na. Uy, pangit Chris. Ay, pangit. Joy, baba na tayo. At magluluto muna tayo ng aming pagkain. One, two, three, four. Dalawa sa'yo, tigisa kami. Tipok, kasi malakas ka sa kanin. Ay, kayo. So yung mga kabangka, dito ulam natin. Minudo, kaldereta, saka beef steak.
Magaling maghugas si Dris, ha? Siyempre, kung huwag mo akong pinabola, baka gusto mong araw-araw, hugasan ko yan. Ikaw nagbayad mo na? Ha? Ako, hindi pa ba nagbabayad? Ha, hindi ka pa bayad? Ba't di ka nagbayad sa ano? 20 yun? Inipit ko nga yung paghugas ko, eh. Well, may santimbala mo binigay? Hindi, nakagripo naman. Pero tinipid ko, baka sabihin, balasubas ako gumamit, eh. So, yun. Balisa tayo, nagligpita tayo, eh. Para madali tayo makarating sa Nabwa. Alas 11 ng tanghali. Nakakailan tulog na ako si Pocomaro pa rin ang dadrive. Ayaw niya magpapalit eh. Sigurado ka tol ha. Paano ka antukin dito? Ano lilubak? Grabe pala yung daan dito ngayon sa Calawag, Quezon. Walang kalubak-lubak. Ganda na kalsada. Ganda na kalsada? Nakakainis. Nakakainis daw. Na, gateway to Bicolan dyan ha. So ayun guys, andito na tayo sa Gateway to Bicolandia sa may ano, Tagawayan, Quezon. Then, sila po kumaro, nagbimerienda muna, nagkakape. Bali, 11:30 na ng tanghali. Pero yung kulimlim ang panahon. Yung kape. At may sarili kami dalang tinapay. Yan. So ayun, tapos na kami magkape. Salamat kila ate. Thank you po. Ayun. Dito kayo magkakape pagka andito kayo sa may Gateway of Bicolandia. Bali, ano pala to? Boundary ng Tagawayan. Saka Elena po ano? Elena. Apat na oras pa hanggang sa Tandaay, Nabwa, Camarines Sur. Malapit na tayo sa Tagawayan, Quezon. At malalagpasan na natin yung ano, yung Calawag. Medyo gumaganda na yung daan ngayon dito. Grabe kanina. Ano man sabi mo, best friend? Sa daan? Parang ka nasa Bulacan. Dumayo pa tayo dito. Eh, meron din sa atin nun. Kung nadaanan nyo, yung nadaanan namin, grabe talagang, buti na lang, ano, umaga yung biyahe namin. Paano kung gabi, tol? Buti daytime. Oo. Kasi yung, iba yung kalsada niya. Mabubulaga ka na lang. Makinis, tas biglang lalim mo, tas biglang isang mahabang rough road, tapos putol yung daan, ganun, or matatalim yung mga bato, no? Mm. Ito si Christian, sarap ng tulog, nagising eh. Nalaglag po ako. Hindi po ako iniingatan ni Pak Maro. Ayan, medyo okay-okay na daan ngayon, medyo smooth na. No? Welcome to Tagawayan, Quezon! So, yan mga kabanggada. Kanina nasabi ko na ano, na pagkatapos nung nakapasok pa tayo ng Tagawayan ay medyo okay na yung daan. Hindi pala, mali pala ako. Hanggang dito pala sa Tagawayan. Eh, ano yung sabi mo, tol? Ay, nako. Masakit sa ano, masakit sa put. Oo. And ngayon medyo, ayan, medyo smooth to. Pero yung the rest ng dinaanan talaga namin, grabe. Ikaw yung maaawa sa ano, sa sasakyan mo, yung pangilalim. Buti na lang bagong gawa yung pangilalim nito, yung underarm. Ay ano, underarm yung upper arm saka yung tie rod saka rack end na palitan natin bago tayo bumiyahe dito sa ano, sa Bicol. Pa kanan na tayo papuntang ano, Balabac yata to o papuntang Bula. Kasi sa Tandaay naman tayo pupunta. Hindi na natin dadaanan yung Iriga, yung Baaw, saka yung bayan mismo ng Nabwa. Kasi medyo matraffic doon, kaya dito tayo dadaan sa shortcut. Ang labas na nito yung sa may Bula, tapos sa may Tandaay na mismo. Pwede ba bumaba kaya? Yan mga kabanggada, meron kami nakita na ano, isang magandang parang ilog or dam. Ay, babalikan natin ngayon. Tapos tignan natin kung talagang pwedeng maligo o talagang maganda talaga. Hindi ko maikot, ayan. Ito yung tulay. Nalagpasan na namin eh. Bumalik pa kami kasi nakita namin talagang maganda. U-turn. Ang ganda kasi eh. Pwede tayong parang magandang ano rito ah. Mag-camping ah. Tara, baka tayo. Ayun o, nakikita nyo yun? May naliligo! Ay, ganda! Ang ganda, Chris! Ganda nga, kuya! Ganda rito, mga kabanggada! Yun! Pocomaro!
Solid ba ano? Ganda. Okay, papalitan na ako kayo ng drone yan. Mali ako ikot. Is ganda. Ito ang nature trip, pre. Eh. Ganda kaya pok. Kaya pok maro. Maganda guys, maganda. Solid, solid. Kaya pok. Oh, bro, bro camping. Bro camping. Diyan sila akyat. Dito. Di mo madalas eh. Kaya pagliliguan na tayo kaya pok. May isang kaniligo. Nabutan na tayo ng malakas na ulan. Alas 4 na ng hapon. So yan mga kabangkada, nandito lang tayo sa may parking no, pinagpaparadaan natin dito yung sa restaurant ng ating pinsan dito. Actually pinsan ni Janice yung may-ari ng kambingan na to. At yan, doon nga tayo nakikipark tuwing uuwi tayo rito sa Nabua. Ngayon ay papunta na tayo dun sa bahay. Handa na ba kayo? Yes. Ha? Ano yung mga gamit namin? Ready na to. Pwede na? Doon na bibili. Dito? Mamaya na, wala na tayong bit-bit. Balik na lang. Mabalik ulit tayo. Isan na lang. Ha? Sino? Si Chris. Ano ang sponsor ko yan? Mamaya pa yun, alas 9. Bakit tatawid lang kami. Ngayon nila may experience. Yung papuntang... Kala nyo kung saan ano? Ayan yung... Kung, yung sa mga nakapalo dati, yung biyaheng Bicol. Ayan, ito na yun mga kamangkada. Andito ulit tayo. Ay, sa lublubang pala tayo ng kalabaw na ano eh. Nadaan eh. Kaya pala eh. Doon pala daan eh. Pok! May bakas ng motor eh. Ano pa yung nasa ano ah? Nasaan? New Zealand. New Zealand? Lake Papanuepe to. Oy! Ano nangyari? Wala na, diretso ligo na sa ano. Yung laptop. Uy! And then may cover pa yun eh. Yung mas ang intindihin mo. Ano nga? Ayun yung laptop. Yun yung nasa harapan mo eh. Ay, yung likod ko. Yung puwit ang bumagsak. Ay, puwit. Nadulas. One down. One down. Diretso talaga. One down si Chris. Talaga nadulas na. Kaya pok, naintindihan mo na kung bakit ayoko na abutin tayo ng gabi. Dali lang yan. Malapit lang yun. Oh! Ano naman nangyari? Ba't ako nakachinelas pa? Hindi ako nadudulas. Kaya yeah, dito lang may signal. Sa part na to. Hindi. Tinan yung mga kabangkada mo. Ayan. Tanim yan ng ano, nung biyanan kong lalaki. Si Papa. Kaya lang, wala na si Papa. Ito yung mga tanim niya. Dahan-dahan, Chris. Maano rito. Pababa. Nakadalawang ano si Chris. Dalawang. Tanananananan. Tananan tan 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 tan. Ganda rito, ano? Ruby. Ayan. Kaya na. Oo, dalawa lang naman yan. Probinsyang probinsya, no? Talpok, kaya pa? Malayat ang tao. Talpok, tinay papaya. Ayun, gabi. Dito na tayo. Tapos, tol, tinan mo yung mga suha. Pok. Dami. Kuya! 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 Ma! Tara, pasok kayo, tol.
Dito na tayo. Mayang! Mga peste! Mama ko! Kumusta, mama? Kumusta, mama? Bakit kayo ganon? Namimiss na kita, kaya pumunta ako dito. Papunta kami ng Matnog. Ngayon, kasama ko si Papa, si Tito Eric. Tapos si Chris. Ah, okay, Senip. Tuloy. Ah, kami tatlo lang. Kay, Matnog, sursugot? Apo, ma. Kung kailan ba naman tag-ulan? Biglaan, ma, eh. Tapos, eh, wala pa kami tulog. Sabi ko, dumaan na tayo dun sa Tanday. Kaila mama, dun, kaila Janice ka ako. Opo. Oh, alika na, alika na. Si Kuya Jan, wala rito? Wala, nandiyan. Saan? Nandiyan yan. Tuloy na muna kayo. Magugas ang paa, ma. Ganito magugas ang paa dito, tol. Ano, kumusta kayo? Ayos. Chris. Tadi Chris, ako naman. Woo! Nagtanong ka pa kung kamusta kami. So, ayun mga kabangkada, dahil hindi nga tayo nagsabi na pupunta tayo dito. Ngayon, hindi nakapaganda si mama ng ating hapunan. Anong gagawin natin, Talpok? Kakatay tayo ng... Manok. Manok. Maghahanap kami dito ng manok na pwede nating ulamin ngayong hapunan. Gustong-gusto kasi makita agad ni Chris saka ni Pokmaro yung ilog. So, bago tayo magluto ng hapunan, eh yun. Puntahan na natin yung ilog. Ay nako tol, kulay brown. Kulay brown, tara. Malakas kasi ulan eh. Ito mga kabangkada, part 2 ng lupa na minana ni Janice, ng misis ko. Kaya yung sa may taas na yon, sabi ko nga magandang ano eh. Gandang gawin campsite. Bali Talpok, yung lupa ni Mari mo hanggang dito. Sa part na to. Ang hangganan kasi nung muon dito, itong ano, ilog. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Kilala niyo naman po si Bankada. Sa sikat na vlogger. Nagpupunta naman kasi ka talaga dito. At hindi pa tayo content creator. Nagpupunta na talaga tayo sa ilog na to. Pero yung buhay pa yung biyanan kong lalaki. Lagi yung sinasabi, Jack, mag-iingat ka sa ilog. Ito na yung ilog. Ay, ganda! Linaw! Malinaw? Oy, ano, malinaw! Kahit na ano, kahit maulan. Ayun yung malalim. Doon, sa part na yun. Ayun, pwede tayong humigalan doon. Ligo na tayo ngayon, kay Jake. Ha? Eh di, magluluto kami ni Pok naman eh. Ano tal? Sana may lalim. Ayun, doon. Saka doon. Pumunta pa tayo doon sa gabi na yun. Hindi ba labo, ano? Kahit tumuulan. Ang daming ano rito tol, ang daming tilapia, saka hipon. Huh? Oo. Kailangan ano dito. Ang gagawin mo, ano, yung kulambo. Lamig ang tubig, ang sarap. Ay, hindi malumot. Ang sarap. Oh. Na? Sarap. Ayos pa? Ayos. Bukha tayong papaya, pang tinola. Ito. Wow! Ganda. Matik pala eh. Ilang gam lang. Okay na isa. Yan, nandito tayo sa loob ng bahay ni Papa din sa kusina. Talpok! Ang inis. Ito kinatay naming manok. Naging ano yun? Naging butcher. Naging sisiw na lang. Talpok! Anong oras pa? At ako'y naawa na sa aking best friend. Kasi wala pang tulog to. Ngayon mga kabangkada, kung napansin nyo, dala natin yung kalan natin dito para dito tayo makapagluto sa terrace. Kasi doon sa kusina, medyo madilim. Tapos ano, puro kahoy kasi siya, kaya mahirapan tayo magluto eh. Adalian. Kaya dito na tayo magluluto sa ating ginagamit sa pagka-camping. Ngayon, nasulog na. Iyan ako sa best friend ko kasi ano eh. Itum na yan, tas puyat.
yung balunan. Galing to ka solid sa lugar na to. May ulam, may gulay, di ba? May kalamansi. Ngayon, ang kukunin ni Pokmaro. Ayan, mga kabangkada. Oh. Ito yung tinatawag na siling demonyo. Asan? Oh, siling demonyo yan. Ang lilit. Solid yan. Bukuha tayo ng dahon. Ang tinola. Okay na yun. So ayun mga kabangkada, yung papaya dito sa Bicol medyo matigas kaya nasabay na namin sa tokolo. Di ba, Pak? Yes. Yun, yung sabi ng aking bayo, ayun ang aking bayo. Ayun, bilas pala. Si Papa Jean. Totoo ba? Na? Pag kumain ka ng papaya. Si Pak, daming alam. Yung papaya lang yun. So ayun mga kabangkada, luto na yung ating tinola. Ayan. Tapos kakain na po tayo. Tara guys, kain na tayo. Alas 7 na ng gabi. Yun, sakto-sakto lang para sa ating hapunan. Iba talaga pagka native yung manok. Ang native na manok, tol, hindi magigising lambot yan ng 45 days. Ang dahil niya. Ng kals. Malabo. Kals ay matigas. Saka ang kals ngayon, tol, 28 days, hindi na 45 days. E puro chemical na kasi yan. Ito, pare. Gusto mong tikman. Ginseng. Jody. Pati nga, tol. Tol, ginseng. Alam mo yun. Kala ko may ahas. Kaya, pang ano ba yun? Gamot ba yun o ano? Pero wala kang nilagay na ano, yung balat, yung cobra. Di ba meron nilagay na cobra minsan sa mga ganyan sa alo? Pero ugat lang yun. Laki yung puno-uno. Buhay yung ginseng. Buhay yung ugat na yan? Buhay yan. Buhay pala yan. Kasi maliit lang yan nilagay ko dun. Nagkasi lang dito. Tapos ngayon lumaki ng ganyan ano. So, ayun mga kabangkada. Alas 10 ng gabi. Bago matulog ay may nakalimutan si Pokmaro sa van kay Beyo kaya ngayon papanig kami doon sa taas tinanong niya yung dadaanan namin ganyan kadilim si Pok nauntog agad ganyan kadilim dito mga kabangkada gusto ko lang ipakita sa inyo yung araw-araw na nangyayari dito kapag halimbawa may inuutusan kami dati dito ni Payang nung buhay pa si Payang. Utos sa kami bumili sa taas ng sigarilyo or nung ano, nung tinapay ganun. Pagka kasi pupunta siya sa ano, sa bukid. Yan. Tapos kasama ko yung pamangkin ko si Dandan. Akit kami dito sa taas. Ay ano, pag walang flashlight, wala kayong makikita talaga. Ayokong patayin, natatakot ako eh. Yan. Ganun yan yung ano, yan, mga kabangkada. Ganito yung sitwasyon dito sa probinsya. Kapag dito ka nakatira, hindi mo na ano, di mo iisipin yung ganun. Nakakatakot, natakot, etc, etc. Sheesh! Good morning mga kabangkada. Yun, sarap na tulog natin. Alas 7 na ng umaga. Ay, dito kami natulog eh, si Pokmaro. Pok! Uy! Gising na. Chris. Okay. Kuya, good morning Kuya Jer. Ay nagano na kami ng kape. Chris, kawa na magpahit ng tubig. Ito naman guys, magano ako, magigiling ako ng kape kuya. Pakita ko sa inyo mga kabangkada kung gano'ng kaganda pag umaga dito. Kung gano'ng kaganda talaga dito. Ayan oh. Tapos, tignan nyo yung view dito. Yon, ganyan kaganda ang bubungad sa iyo sa umaga. Diba? Ang sarap gumising. Tapos napakatahimik. Ayun si Mama, paalis na. Pupunta siya ng ano, ng Naga. Kasi ngayon ay Peña Francia dito. Eh, panata niya yun. Tara, kape tayo! Bilib siya po. Grabe mag-drive. Oh, diba? Ano kuya? Ano lasa? Kape tayo. Rico! Yung mga suha dito, makauntog ka na lang sa baba eh. Tsaka sa dami. At wala namang ano, wala namang kumukuha dito. Kasi sawa na sila. Mga nagkakalaglag na lang. Ito ano to eh, suhang Dabaw to. Ayun yung matamis. Kulay pink yung loob.
Kaya mamaya bago tayo umuwi, mamitas tayo para meron tayong baon sa daan. Maganda rin to sa katawan ha, ang suha. Maganda sa katawan. Ayun o, nag-ano na si kuya, pinapakain yung mga lagang manok. Mamaya, kuha na lang tayo ulit. Sabi ko na no. Yan, ganito na kasimple mga kabangkada yung buhay dito sa Panday. Alam nyo, nung nabubuhay pa yung ano, yung biyanan kong lalaki, napakadaming alaga nun. Kalabaw, baka, kambing doon sa likod. Tapos napakasipag nyon ano, magtanim. Hanggang sa, yung kagabi ko lang nalaman mga kabangkada, kinento ni Kuya Jerry, na yung part pa pala ng ilog dun na pinuntaan natin kahapon, ay part pa pala ng property ng mga biyanan ko. Tapos tatawid pa ng ilog. Kaya pala dati, nagtataka ko, yung nagtatanim si Papayang ng ano, ng sagi na saba at tundan, eh doon pa sa kabilang ilog. Yung pala, part pa pala ng lupa nila. So, gawin na natin tong campsite, no? Ito yung part dito sa may taas. Ulitin ko ulit dun sa mga bago lang nating subscriber. Ito pong taas na to, ito yung minanang lupa ng aking asawa. Hanggang dun sa may ilog. Itong part na yan, yung minanang ni Janice. So, just tapos yung ilog, papunta lang sa likod ng bahay ng matanda nila Mayang. Yun guys, nakalutan na tayo ng ating almusal. Ito si Ino, tapos yung salami, yung dilatang pusit. Tapos, yan. Sila Pok, gising na! Tara na, huy Chris, kain tayo. Bago tayo pumunta ng ilog, kailangan may laman yung tiyan natin. Binaba ako. Bulak-bulak ang asa na natin. Siyempre, hindi natin papalagpasin ang maligo sa likod ng bahay. Paalis na tayo dito sa Tandaay at na-enjoy namin yung pag-overnight namin dito. Talpok, babalik pa tayo dito? Oo naman, sa Chris. Summer. Yes, of course. Babalik kami dito sa Summer. Tapos, nato nyo naman mga kabangkado, yung pauwi sa atin ni Kuya Jerry na saging na saba at saka yung suha. Wala natin sako. May puso pa ng saging. Kuya Jerry, thank you Kuya. Maraming salamat. Salamat din. Iyon. So ayun mga kabangkada, hanggang dito na lang ang ating unang episode. Tapos abangan nyo yung second episode natin dito sa libot natin ng Bicol. Pupunta tayo sa Kamalig, Albay. So ayun mga kabangkada, maraming salamat. She's going crazy.